I'm Mario Labad and welcome to Click Celebrity Corner, where beautiful people meet and share their thoughts because every story inspires and every inspiring story must be shared. Since this is our opening salvo for this season, we decided to invite young, fresh, talented and favorable faces in Philippine showbiz today. So tonight, we have three good-looking, promising and vibrant artists who created a buzz online when their 9-episode FB series called Roommate was aired last December and the early months of 2023. And amazingly, they garnered more than 1 million views since its online release. And because of this, season 2 of Roommate is now in the offing under the same award-winning director, Direk Gabby Ramos. Friends, please welcome the stars of Roommate and the soon-to-be-released rom-com Home I Found in You, the newest love team, the award-winning short film actress for Pugon, Jassy Busran, and the heartthrob in the making, John Heinrich, known as Jastri, and of course, ABS-CBN Star Hunt Discovery, Mr. Beaver Magtalas. Hi guys! Hi, welcome. Po. Thank you po. Thank you for accommodating our request. Sorry. At maraming salamat to my colleague Mr. Mel Navarro for facilitating this interview. Now, anyway, bago ang lahat, we would like to congratulate you for the success of Roommate. Thank you po. Mm-hmm. Now, you're basically a new love team. Just curious. What do you think, bakit tinangkilik ng netizens ang Roommate? Kayo muna ang dalawa. Ako po kasi ano siya, hindi po siya like ordinaryong story lang na alam niyo po, pag parang pinanood niyo po kasi siya, yung mata niyo parang mag-glue sa story niya, maku-curious po kayo kung ano yung sunod na mangyayari. Mm-hmm. Hindi po siya typical serye lang. Kaya sa tingin ko, nagustuhan din talaga ng mga viewers namin po. John? Ako po kasi dahil maganda po yung story namin, tsaka mm-hmm. lalo na't serious siya at ang daming nakaka-relate and sometimes syempre ang daming nagsishare ng aming programa and then kumalat at siguro nagustuhan nila dahil sa gagaling din kasi ng mga cast. So, mm-hmm. Or is it because very timely na kayo mga bagbaget sa acting? Yes, isa rin pong factor yun. Now, Beaver, parang you're the third wheel sa yes, relationship, di ba? Hindi ka ba natakot when it is offered to you na ikaw, parang ikaw magiging kontrabida sa love team? Actually, kasi yung story niya nga po is very unique nga po, sabi po nila Jassy. So, yung character ko po, it's more like, hindi po siya kontrabida na kontrabida. Uh-huh. So, malalaman niyo po yun if papanoorin niyo po yung series. Yes. So, it is very, very interesting yung story po. So, I wouldn't exactly say po na natakot ako sa role po na pagiging kontrabida. Ang more po na like na gulat po ako is yung character ko po is actually he uses cigarettes and drinks po ng alcohol. Uh-huh. And wala po akong idea sa ganun. So doon po ako nabigla. So nagtanong po ako kay Direk kung yun hindi po ba talaga. Hindi ka na-complain kay Direk na bawal ang sigarilyo at actually hindi ko naman po ginamit. Okay. Dinaya lang po props namin lang. Sa yes po. Okay. Now as members of the cast, naramdaman nyo ba na eventually aabot ng more than 1 million ang views nyo? Actually, ako para sa akin po, expected ko na manonon yung serya namin, pero hindi ko po in-expect na ganun kadami talaga yung magiging views niya. Like, na-shock po talaga ako na ang daming nagustuhan yung serya namin, ang daming nanood. Nung in-update po kami ni Direk about sa views, sobrang, hala Direk, totoo ba? Parang ganun po yung nakakatawa naman na gano'n. In less than a month, right? Opo, yes. Mm-hmm. Kaya sobrang fulfilling po niya as part of the serya po talaga. Mm-hmm. Ikaw, John? Opo. Kasi feeling ko naman, abot naman talaga po yung sa gano'n. Tsaka hindi naman po ako nega na tao. So, magawan pa naman kami. Aha, aha. At paano? Sawa na ni Lord, di ba? May was there a conscious effort among you na kailangang ma-reach nyo ang ganung klaseng views? Kayo, sarili nyo. Na hindi kayo nag-depend sa marketing or the publicity slant ng production. Shit. Yes po, syempre. Like, syempre, hindi lang naman po dapat iasa nga po sa marketing yun. Uh-huh. As artist po kasi, if gusto nyo talagang
mapanood ng marami yung serya na ginagawa nyo. Mm-hmm. Gagawa talaga kayo ng effort na sarili nyo po na paano nyo ipapaalam sa ibang tao, like sa friends nyo, sa relatives nyo, na may ginagawa kayong serya na kapag kaano naman talaga na dapat naman talagang mapanood ng mga tao na hindi siya nakakahiyang ipagkalat. Yun po. Mm-hmm. Hindi ka ba na-bash na parang ikaw ang... Actually, meron nga pong naging ano na Team Peter and Team Barry. Yeah. Ako po si Peter doon, din siya po si Barry. So, wala naman pong bashing. It was both, parang both teams po were okay with each other. Uh-huh. Parang gusto lang po nila, si Team Peter po, si Peter po ending na ni Natasha. Then si Barry naman po, si Barry po ending ni Natasha. Parang ganun lang po. So, parang friendly competition. Yeah, friendly competition. Pero who's gaining more, Kwan? Support? From the from both teams. Si Natasha po. Si Natasha. Si Natasha po talaga. Now I have mentioned earlier na very young ang ganyang love team. Naisip ko lang na was roommate na buo because you're doing a movie para yung bang pag-usapan ng love team niyo. Well, hindi po siya like ganun talaga. Kasi ito pong roommate, it was like supposedly gift lang po ng director namin sa mga followers niya. Kaya po sa FB lang po siya ni-release. Parang kasi kami po as mga artista niya, we wanted to help direct po na magkaroon ng Christmas gift sa mga followers niya. Okay. So hindi po siya talaga like part of yung marketing ng ganun. So, pero you work first ako on home. So home, yes po. Doon na-establish yung love team yes, nyo. Yes po. John, did you expect na magkakaroon ka ng love team? Apo. From the start? Actually, hindi ko pa po siya naisip. Pero nung habang tumatagal, parang nararamdaman ko, siguro magkaka-partner. Totoo mo. You met first sa isang workshop, right? Kay yes, Audie. Po. Pero hindi po kami ganun naging ano nun eh. Nagkausap talaga nun kasi 2 days workshop lang siya. Tapos wala kami masyado interactions nun. So, hindi naman kami nagka-followan sa mga social medias after. Tapos last year na lang po uli kami nagka-meet. Doon lang talaga yung naging close? Yes po. Tapos, how was the working relationship during the movie? It was nakakakaba po at first kasi kami naman wala naman po kami experience parehas sa pagkakaroon ng love team. So ako, I have no idea paano ba magpakilig, paano mag-work, parang ganun. So kinakabahan po ako na, syempre as a girl din parang nahihiya pa ako. But he was very nice naman po kaya medyo naging okay na kami, naging close na kami, comfortable na sa isa't isa po. Season 2 is coming, right? Will the three of you be part of it? Yeah, sana po. Sana po. But most hopefully, likely. Pero boss ka pa rin? Actually, ano naman po? Actually, hindi ko po sure if pwede ko pong i-ano to kasi ito po yung medyo ending na ano. Gist na lang. Gist ng season 2. Pero I think season 2 po, yes, we would still all be there. Uh-huh. Pero it would definitely po depend on the availability and kay direct po. Yes. And the script din po na ano nila. Yes po. Pero as of now, on board na kayo? Yes po. Okay, that's good. Pero may continuity sa book 1. Yes po. Yung story na yon. Now, Joss and John, after working for 2 projects, Roommate and Home, I found in you. Yes. Kumusta ang closeness ng dalawa as a working, you know, partner? Tita, close na close po. Sobra po. Yes. Hindi ba kayo na takot na it will lead to something more serious in the next projects to come? Well, kami po kasi dalawa. Actually, hindi po namin like pinofocus yun. Basta kami dalawa, kung ano po yung meron sa amin ngayon and kung ano yung nangyayari ngayon, doon po kami mas nagpo-focus. Mm-hmm. Like, hindi po namin pinag-usapan yung mga possible mangyari in the future. So, but it's possible. But it's possible. We hindi po namin alam eh. So, anong mga na-discover niyo sa isa't isa working together for the past 2 projects? Na-discover ko po sa kanya, sobrang passionate niya sa craft niya. Okay. Sobrang ano po siya, pag meron po talaga siyang kunwari inaaral na eksena or what, hindi mo siya makakausap ng todo. Like, focus na focus siya doon. Uh-huh. Yun po yung na-discover ko sa kanya. And you, John? Puro kapakyot. Ano discover mo sa kanya? Ano po,
magaling yung Marte. Oo. Tsaka mabilis umiyak. Iyakin po eh. Nagkakakoma kayo, do you share acting tips? Kayong tatlo? Mm. Sa yes, set? Yes. Yeah. Nagtatanungan ba ka nga, how will I interpret this? O paano ko ito gagawin? Yes po, okay. I think na it's very important po, especially if kami po yung magkakasin gano'n. Uh-huh. Na alam po namin yung gagawin po ng isa't isa para madali na lang po namin ma-deliver together. Yes. Uh-huh. When you came into sa roommate, siyempre naka-establish siya nila silang dalawa, di ba? Hindi ka naalangan to be part of the group? I mean, as the baguhan. Actually, kasi magkakilala na po kami ni Jassie before. Friend ka na rin. Genius teens. Yes, genius teens po. So, parang it wasn't too hard po na to become friends with everyone else since meron na po akong friend na isa doon. Uh-huh. And they're all very welcoming po actually. Naging close din po kami agad ni Hendrik and the rest of the cast. Let's backtrack a little, okay? Both of you attended the same workshop, right? Yes. Kay Augie Diaz. And after that, wala na kayong communication. Wala po talaga. On the other hand, Beaver, you read Star Magic for your own acting workshop. Star Magic for acting workshops. And then you joined several search in ABS-CBN. Yes po. Until you bag a 3-year contract under Star Hunt. Yes po. In between those years ba, or bago ka lang nag-sign up sa Star Hunt, right? That 2 years ago? A year ago. Yes po, mga ganun po. Bago lang po ako nun sa Star Hunt. Mm-hmm. So first ever contract ko po yun with anyone po for management. Uh-huh. First contract ko po yun. Pero I started acting po nung mga 12 po. I took workshops then. Nung nag-start na po talaga ako, kasi at first po I was focused on like improving myself po eh. Kasi very mahihiyain po ako before. Personality. Yes, very mahihiyain po ako. Very shy person. Uh-huh. So nag-focus po muna ako doon, then nung nag-okay-okay na po ako, nakapag-take po ako ng auditions, kaso naabutan po ako bigla ng pandemic. Uh-huh. Pero Star Hunt came during the pandemic? During the pandemic po, yes. Uh-huh. Sa Kumu po. It's a streaming app po. Streaming yung search na yun pala? Ang true story po ng pagkakuha ko ng contract sa Star Hunt, is nagpunta po kami kanila Lola Lolit Solis. Okay. Kasi Lola Christy kasi very close po sila nila mami and bumibisita po kami sa kanila once in a while. Okay. And doon nandun po ako. Yeah, Tita Christy is she lives somewhere in that area, right? Yes, from Malaysia. Yeah. So nagbibring po kami sometimes ng food to give to them. Then nung nag-uusap-usap lang po kami, bigla pong tumawag si Derek Loren. Okay. Kay Lola Lolit. Oo. And na-mention ko po kay Lola Lolit po na gusto ko nga po mag-artista, ganun yun. Then during that time po, sinabi po ni Lola Lolit na meron daw po siyang, na si Derek Loren, meron daw po gusto ipakilala si Lola Lolit. Okay. Which is ako po. Then, what year was this? Which year was this? 2019, ganun po. Pero tapos ang Genius Teens noon. Hindi yes po, pa. Tapos na po yung Genius Teens. So when you went to Star Hunt, nagawa mo na ang Genius Teens. Yes po. Doon kayo naka-work it together. Kayo naman, yung home I found in you wasn't also during the pandemic. Yes po, pero medyo na dun. Last year po kasi siya shinoot. So medyo maluwag na po. And the roommate also, pandemic time. Yes po. Uh-huh. Now I'm just curious about Pugon. Congratulations for that. Thank girl. You po. Paano, it was a short film. Yes. Paano ko na, please tell us, anong meron si Jazzy Booster? Ba't siya nanalo best actress for that? Actually po, yung isa po sa mga parang naging jury noon, kasi jury's best of it the best New York, po. Diba, yes po, International Film Fest Manhattan. Yes, So, nakausap ko po yung isa sa jury noon, nung birthday celebration po ni Tito Mel. Okay. Nakausap ko po, tapos sabi niya, parang siyempre po, may curious ako eh, bakit nga ba ako yung mga nakalabang ko po is matagal na po sa industriya. So, anong nakita po na saan? Ang sabi po niya, kasi yung eksena ko po doon is drama po, and then I was like crying po sa tabi ng dagat. Mm. And parang sabi po niya na, dala mo ang Pugon. Oh, parang ang hindi ba? Ang galing Pugon po, ba? Pugon is yung pot, di ba? Yung oven po. Oven. Pot oven. Yes, parang ganun po. So parang sabi po niya na, yung ginawa ko daw po doon is hindi siya ganun kadali kasi ang haba nung parang tinakbo ko, nilakad ko,
but I still have the same energy ng iyak ko, yung emotions ko na andun pa rin. So parang dun po sila na-amaze na hindi bumitaw. So parang as ano po, ako po yung ano dun, sabi ko, na-appreciate po nila as baguhan din na ganun po. Mm-hmm. Yun po yung sinabi nila saan, kaya sila napa parang galing, ganun po. Okay, good, that's good. Keep it up. John, what were you doing then before roommate, aside from product endorsements? Bago po kasi mag-roommate din, meron po akong work before, under ako kay Tito Oj, OGTS. Okay. And, a series? You're in a series? Hindi. Ano po, mga pang... Siguro mga workshops ka nun muna. Ah, okay. And then, bago ako sumabak dyan po, puro VTR din. Mm-hmm. And then, so yun. Mm-hmm. And then, roommate came. Yun ang very first acting project mo. Ah, hindi po. Ano? Kasi, based din po ako before. Oh, so may mga TV exposures ka na? Apo. And kaya kay Bieber, nag-star hunt din po ako. Ang star hunt ka rin ba? Pero hindi mo hinahype ang star hunt mo, ha? tapos? Then, matagal na po yun. Then, may mga naging show din po ako sa ABS before. And yung mga ano ba tawag doon? Yung mga TV shows po din. Yung mga Jenna's Daughter. Hindi po ako nag-guestings doon. Pero meron po kadalasan tapings. Mm-hmm. TV shows. So, paglaban. Paglaban. Tapos, we've na-mention mo na through your Lola Lolit, kaya ka napasok sa Star Hunt. Ano po siya, nirecommend lang po ako ni Lola Lolit. Then sabi po ni Direk Loren na mag-audition daw po ako since may go-see din po na nangyayari that time. Uh-huh. Pero ang nangyari po dun was online. Mm. Then, dun po ako nakilala ni Direk Loren. Then, nabigyan na po ako ng contract was after that, during Kumu streamings na po. Yun na po yun. How did you feel na manalo ka for that award? Ano po siya, hindi po ako naniniwala sa kanila po na sinabi po na nanalo ko. Uh-huh. Parang akala ko po nun pinaprank lang nila ako. Uh-huh. Kasi ano, parang sabi po nila birthday daw kaya may cake. Ganito po kasi nangyari nung sinabi po nila nanalo ko. Pumunta po kami sa farm ni Direk Gabby po. Direk Gabby was the one who directed Pugon din po. Pugon, he so, won also, diba? Yes po. Kaya tapos sabi ko, bakit may cake? Sabi, may birthday daw, ganyan. Are you not informed ahead? No po talaga. I really have no idea po. As in, wala talaga. Akala ko punta kami birthday. Tapos, ano lang, may issue-shoot din po kami na for guesting ko po. Sabi ko, tapos nung in-open po nila, pinabasa po nila sa akin nakalagay. Tapos nakalagay, congratulations, ganun. Sabi ko, tapos tinignan ko lang po si Direk. As in, blanco lang po yung mukha ko. Wala talaga. Sabi ko, ha? Naka-video po sila. Tapos pinapalakpakan nila ako. Congrats. Po? Sabi ko, ganun. As in, ganun po talaga yung ano ko, yung reaction ko, first reaction ko. Tapos hindi po talaga siya nagsisink in sa akin. As in, kina-congrats pa rin nila ako after ganun. Tapos, totoo po ba? Ganun pa rin yung reaction ko. Tapos, nung nagsink in na po siya sa akin, sabi ko, hala? At least kahit pa ang sabi ko, masasabi ko sa sarili ko na artista ka talaga. Hindi po siya actually ganun. Parang ganun po, parang so parang ano niya sabi ko, hindi actress ako. Kasi independent film po siya. So, hala, ito na to. Parang, ko, ito na yung simula nung pangarap ko. Ganun po yung nasabi ko sa sarili ko. May award ako, may napatunayan ako sa mga nanood na gusto nila yung arte ko. So, parang naisip ko na, ito talaga yung path na para sa akin. Parang ganun po yung pumasok sa utak ko that moment. Since nanalo ka, may nagbago ba sa style ng acting mo ngayong mga panahong ito? Meron po. Kasi more on yun po. Diba, drama po kasi talaga yung nakikita ko sa sarili ko na forte ko. But nag-ano po kami, rom-com. Nagkaroon po ako na lang. Rom-com came in. Ano na unang rom-com sa Pugon? Sa ano po, yung Pugon po kasi is drama talaga. Oh, pero nauna yung ginawa? Yes po, bago po yung sa Whom I Found In You. Nagkaroon din hindi po ako ng hindi ka ba na-insecure na best actress ang naging leading lady? Oh, God. Hindi, nakuang ka na, you work harder? Hindi rin, basta lang. Love team kita, ganun lang. So, ano nangyari? Po, bago po kasi yung Whom I Found In You, nagkaroon po ako ng project na kasama ko po si Ate Andy Abayan, Kuya Joaquin Dumagoso. Yun po yung Caught in the Act. So, ano po siya, parang ibang genre na naman siya. So, doon ako na-challenge din. Mm-hmm. Kasi
like iba siya sa nakalakihang comfort na drama nga po, na doon ko nakikita yung sarili ko. So na-challenge ako every project na dumadating po sa akin. Kaya mas na-explore ko po yung acting ano ko sa iba't ibang project na dumadating po sa akin. What have you learned parang, with that kind of award? Ano po, na dapat palagi pag parang umaarte ka is isuot mo talaga yung sapatos ng character mo para mas ma-feel mo siya. Kasi ganun po yung ginawa ko sa character ko, si Sonia, na very iba po siya sa akin eh. Yung character ko po kasi doon, very like, ano siya, hindi siya well-dressed or like, parang nakatira po kasi sila sa tabing dagat lang eh. Tapos pinagtrabaho siya. Basta different po yung personality namin. So, inaral ko po talaga yung kung paano dapat gumalaw ang isang... Nag-aral po ako panaderia. Okay. Yung gumawa ng pandesal, mga tinapay. Inaral ko po talaga, inaral po namin. Kasi gusto po namin mapakita talaga na sanay, parang mapapaisip po yung audience na sanay kaming gumawa. So, ang dami po namin pinagdaanan sa paggawa ng pugon. Kaya, I think deserve naming lahat yung award na nakuha po namin. Okay, that's good. At this point sa inyong young career, naniniwala ba kayo na kailangan ng isang baguhan magkaroon ng love team in this industry? John, ikaw Beaver, whoever, sige. I wouldn't say necessarily po. But if given the chance na bibigyan ka ng production nyo or personally po, especially if that's the demand of the fans, the fans po, I would definitely take the role po. Wala naman po akong problem to be partnered up with someone. Okay lang din po ako namatay to a love team. Pero I don't think na kailangan po yun. It's necessary to... you can have your own identity. Yes po. Yes, yun po. Sa inyong dalawa? Ako po personally, sinagot ko na rin po siya last time. Para sa akin po, I don't think... Yan nga, gaya ng sabi niya, hindi naman talaga kailangan para makilala ka. Well, para sa akin po kasi... mas kahit love team kayo, mas okay pa rin na makilala kayo na sarili nyo, hindi lang as love team. Kasi parang kung ako po yun, hindi ako kilala na as individual, as Jazzy Busran. Kilala lang ako as Jazzlick. So parang sarili ko, wala akong napatunayan na as sarili ko. Ang napapatunayan ko lang as may kasama ako. Parang ganun po. So para sa akin, kahit wala, kaya mong mag-shine. Parang ganun po. John? Opo, ganun din po, tama po yung sinabi nila kasi mas maganda rin, okay din naman kung siguro mas sisikat ka ng ikaw lang muna. Pero as long you have your own identity, di ba? Pero kung sa amin naman, kung Jastrix. Yes, so, okay lang naman po sa amin kasi kami pong dalawa, meron po kaming okay sa amin kahit anong mangyari. Parang kahit magkasama kami or hindi, happy kami sa isa't isa. Parang ganun po. Parang pag kailangan namin dalawa, okay po kami. Pag mag-isa lang, okay lang din po kami. Parang ganun po. Basta proud po kami sa kung anong ma-accomplish namin dalawa. Or apartment or together. Parang ganun po. Do you think kung hindi kayo naging laka-love team, aabot na ba sa ganitong level ang, kasi what you have achieved right now? Para sa akin po, parang, meron po ako ma-achieve, pero hindi katulad ng ganito na... parang iba po yung achievement na makukuha ko as solo. Kung hindi ko po nakilala si Hendrick or hindi po kami naging love team. Kasi parang mas din po kami, mas tinangkilik din po talaga kami ng as love team. Iba po kasi yung parang path ng love team and as solo artist eh, yes, di ba po? So parang if solo po ako ngayon, iba po siguro yung ma-accomplish ko. How about you, John? Kung hindi ka na i-partner kay Jazzy, do you think yung level ng popularity mo ngayon, ganun kataas din? Hindi po. At saka, ngayon po kasi pinafocus ko po is present kung anong nangyayari sa buhay ko ngayon. And hindi ko po masyado po kung pinapangunahan din yung lahat. And kung ano meron po ako ngayon, and happy na po ako dun. Tsaka, gusto ko lang naman po is magtuloy-tuloy yung sa amin. Ano mo sa advantage sa isang love team? Sa artistang babae o sa artistang lalaki? Kung kanino po mas advantage siya? Magkaroon ng love team. Hindi ko alam eh. Parang sa amin sa inyo, sa sitwasyon yung dalawa? Parang pantay po kami. Uh-huh. Kasi po, parang simula po kasi na naging love team kami, parang wala na pong naging iwanan na nangyari. So parang
if meron yung isa, meron din yung isa. Parang pantay po kami palagi. And yun naman po yung gusto namin na sabay po kaming aangat. Parang ganun po. Pero willing naman kayong makipagtrabaho sa ibang partner? Yes po. Gaya po nung sabi ko kanina, kung meron man kaming individual projects or accomplishments, magiging proud po kami, nagiging proud po kami sa isa't isa. Mm-hmm. Very supportive po kami sa isa't isa. Mm. Walang silusan? Wala naman po. So, at this point, can you claim that the three of you are single? Yes po. Yes po. Single? Single? Yes po. Single. Oh, that's good. It's very clear na everything is working as love team. Oh. Ano naman ang reaction ng mga family niyo sa ginagawang pairing? Masaya po. Masaya po sila, tsaka supportado po pamilya namin. Mm. Tsaka maganda pa doon, love team na kayo, close pa yung pamilya niyo, di ba? Totoo po. Oo. So super close din po kasi yung family namin both sides. So ano, kaya okay din po kami, comfortable na kami noon kasi ang hirap naman po pag nagwo-work kami together pero may against, di ba, sa family namin. So, kaya happy kami parehas na nag-ano din sila, nagkakaroon din sila ng bond. So, at least kami dalawa na kahit anong ano sa amin. Si Beaver okay, ba, ini-invite niyo pag may mga bonding party? Yes, of course po. Sobrang ano po, sila din po kasi sobrang, yung family po kasi ni Beaver, sobrang close din po kasi, di ba, friends ko. Friends ko na po siya. Kayo, mga, ikaw from Laguna. Malayo po. Magkakalayo po. Oh, kaya nga, di ba? Totoo po. Kasi po, Bulacan. Dito lang po kami nag-alabas. Ako po, Laguna. Laguna, kaya nga. Ko, di ba? Ay, kaya mas malapit-lapit kayo. Oo po. Kasi ano, North. Now, age, you're 17? Ako po yung 17. 17? Ako po, 19 po. 17. Oh, now, ever since ba bata kayo, gusto niyo mag-artista? Ako po, hindi sige po. Sige. Ako po hindi po eh. Kasi nung bata po ako, alam ko lang maglaro. Wala po sa, ano ko yan. Kailan mo na-realize na gusto mo mag-artista? Nung ano po, grade 7 ako high school. Oh, ano, paano? Paano na ako sa sarili mo na gusto ko pa na maging artista? Paano nangyari yun? Eh kasi po, yung mga babae dun, papapansin po kasi sa school eh. Tapos Laguna. Opo, ako naman po, Papa Pogi. Oh. Eh sabi ko, parang na-appreciate ako ng mga ito. Ano kaya, mag-artista na kaya ako, gano'n. Pero hindi naman po dahil doon. Pero kasi parang, nung na-impluensyaan din po kasi ako ng Gimme 5. Nainggit po ako, nag-show po sila doon sa amin. Nag-show po sila sa mall namin sa Santa Rosa, tapos po pinagtitilian sila. Tapos ako po nainggit, sana balang araw, no, makapag-perform kaya. Ano kayong feeling ng tinitilian? Tapos bigla ko, hindi ko po inaasahan, no. Bigla pong dumating yung araw na, hindi naman po ganun katagal nung nakalipas ng ilang araw. Parang saglit lang, parang narinig mo na yung panalangin ko. Nag-audition ka? Hindi po, ano po, nag-social media po ako. As in, nag-vlog? Artist. Ah, po, artist. Social media artist po. Tapos, nag-kuhan ka na, nag-workshop ka right away? Opo. Then, ano po, na-discover na po ako dun sa VTR ng commercial, ganyan. Tapos po sa, tapos po, naglalakad ako sa Makati. Tapos po, tinawagan ako nung isang, ano po dun, parang manager po yata. Under. Or agent. Pinagawsip po ako sa GMA. Tapos po, hanggang sa nag-ABS na ako, dami ko na pong napuntahan. Pero at least, may nangyari naman sa mga, opo, sa perseverance mo, di ba? Of course, as you mentioned earlier, through Lolit, di ba? Ako po ano eh, nung bata po kasi ako, I've always kind of had the interest na po. I just didn't know like what to do and it wasn't like completely on my mind po since bata pa nga po. But I've always had that interest. How young were you when you realized that you want to join showbiz? I realized that I really wanted to join nung nag-start po ako nung 12 na po actually. Okay. Pero it was always on my mind nung bata po ako. Okay. Parang ang saya po na ang ginagawa nila ganun since na may nakikilala na po ako nung bata po ako ng mga artista. Ganun. So, yun po. Mm-hmm. So, from 12 years old, tuloy-tuloy na yun? Yes po. Kaso nung nag-pandemic po, nag-stop po ako. Kasi po. Pratis na gawa ka ng Genius Teens. Yes po. How would happen to that? Ano na po siya? Mag-showing na po siya sa IBC and sa I Want TFC. Ah, finally. Yes. Diba nag-premiere kayo a year
a year ago? Yes, yes po. June last year. Oo. So at least ngayon ipapalabas na. Yes. Finally. Pero hindi ka, are you part of Genius Teens? Hindi po. Manonood din po ako. Para part nila ako, di ba? Paano kaya pag-aaral nyo? Ako po, nag-aaral pa rin po ako. Grade, ano, high, senior? Hindi po, fourth year high school po. Uh-huh. Grade 10. Okay. Pumapasok pa rin po ako pag kayo. Pag, ano, very supportive naman po yung school ko ever since. Kasi, ano po, bata pa lang po ako, ano na ako, nagjo-join na ako sa mga... And they're proud of you because... Yes. Diba? Kasi po, parang isa po kasi sila talaga sa nag-mold sa akin. Mm-hmm. Dahil po sa school ko, kaya ako... Sumusali ka rin ng mga play, school yes, plays. Yes, doon po ako nag-start umarte talaga. Wow. Yung teacher ko po, kaya very thankful po ako sa teacher ko. Hi po, Ma'am Claire. What and Ma'am school? Diana, from Timission Christian School po, sa place namin. Okay. Sila po yung nag-push akin na, ano po, mahihain po kasi ko, bata pa lang. Ayoko, may nagbabantay po sa akin dati. Pag nahanatin niya po ako sa school, ayoko po nagpapaiwan. Mm-hmm. So very mahihain po ako. Pero yung teacher ko, parang siguro nakita niya po talaga ako na... potential, pinush niya po ako. Sinali niya po ako sa declamation. Mm-hmm. Which is public speaking po siya, di ba? Daming nanonood. Kaya doon po na-push na nawala po yung hiya ko kahit papaano. Uh-huh. Umabot nga po ako sa point na alam niyo po yung naglalagay kayo ng barya sa sapatos niyo para hindi kayo kabahan. Ganun po. Yes. Na okay. Parang pag nandun na po ako sa harap, mabablanko po ako. Malilimutan ko lahat ng kinabisado ko. Parang ganun po. Uh-huh. So pinush po nila ako. Sinali nila ako sa pageant. Sa mga plays, doon po ako nag-start umarte. Uh-huh. Sa mga theater plays po namin sa school. And then doon ko po na-discover, doon po nila sinasabi sa akin, bakit hindi mo ituloy-tuloy yung pag-aarte mo? Mm. Kasi meron sa'yo eh, parang meron kaming nakikitang potential sa'yo. Kaya doon po ako nag-start mag-acting workshop. Uh-huh. Pero hindi po ako nag-acting workshop dahil gusto kong mag-artista. Gusto ko, kaya po ako pumayag na mag-acting workshop kasi gusto ko pong lumawak yung knowledge ko lang. And ma-improve din po ako para kung may ma-share man ako sa mga kasama ko sa theater play namin, ma-share ko. Ganun po yung thinking ko lang. Ikaw, John, paano pag-aaral mo? Ano po, first year college po. You're enrolled? Opo. Ano po, Teresa? You came the same place ni Alden, right? Opo. Nung high school, parehas po kami. Ah, pero nagpang-abot sa school niyo? Hindi po kami. Pero nung sa high school po kasi sa school po ni Alden sa Colegio de Santa Rosa, pares kami na school po. Mm-hmm. And kilala pa rin po siya talaga doon. And sir, ngayon, ikaw rin? Sakto lang po. Who knows, di ba? With all the projects coming in? Opo, sana. And River. Ako po, continuous din po yung studies ko. I'm currently grade 11 po, senior high school. Oh. Sa province din po namin. And as well as Jassy, very supportive po yung school namin. So if kailangan ko po umabsent, yes. Papayag lang talaga po sila. Nanonood yes, pa po sila. Actually, yes, nakapalo po sila sa akin sa page. Uh-huh. Ano ba sa showbiz ang pag-aartista na gustong-gusto mo? Bakit? You can always just pursue your studies. Hindi naman kayo breadwinner ng family niyo. Pwede man kayo tuloy-tuloy mag-aral. Eh, ba't kailangan yung pahirapan ang sarili niyo? Ano po? Na pwede nyo namang mag-aral muna tapos mag-artista. Kasi po kami, nagsimula na rin, parang nasimula na rin po namin yung ganitong atake namin. Uh-huh. Eh, sayang din naman po kasi nakikita na, unting-unti na namin nakikita yung mga passion namin sa isa't isa. Nare-realize nyo. Opo. Then, gusto lang namin, ako po gusto ko lang po rin may mapatunayan para sa sarili ko kasi hindi ko lang naman po basta gusto yung ginagawa ko kasi mahal ko rin naman po talaga. Mm-hmm. Pero walang taga-pamilya mo yun lang sa showbiz? Wala po. Uh-huh. Ako lang po. Ikaw pa lang. And you also? Wala rin. Wala po. Rin. Ako po yung pinakauna kaya very supportive po sila yung mm-hmm. family ko. And kaya ako rin naman po like gusto i-pursue yung sa showbiz. Kasi po, even before po, nag-ano na po ako, nag-share po ako, like, meron po ako mga charity works. Mm-hmm. Kahit hindi po ako nagsa-start na mag-vlog or mag-ano, tumutulong lang po talaga ako. Kinikilitin po niya. Tumutulong lang po talaga ako. Kaya parang nung nag-workshop po ako, tapos nagtuloy-tuloy siya, sabi ko, parang mas marami ako matutulungan pag pinagtuloy-tuloy ko to kasi actually po, yung first TF po na nakuha ko dito. Uh-huh. Wala po ako nakuha sa sarili ko. Nang lahat po yun,
tinulong ko sa mga nasalantan ng bagyo. Uh-huh. Shinare ko po siya. Parang, tapos nung na-realize ko po na na, if mas marami akong maipon sa ginagawa kong to, mas marami po akong matutulungan. As mas marami po akong ma-inspire na tao. Kaya tinutuloy-tuloy ko po siya. Kala ko pinang-shopee mo. Hindi! Bakit kailangan mag-artista mo talaga? Para po kasing every time na I'm here or I'm doing this, bo, I always feel like I'm in my element. Na parang dito po talaga ako. Parang masaya po ako pagka ginagawa ko po yung bagay na to. Uh-huh. Ganun po kasi sa akin yung acting and yung pagpapursue po ng dream ko na to. Para sa akin po, ito po talaga yung pangarap ko. Uh-huh. Yun po. Wala naman nag-influence sa family niyo? Wala naman po. Nag-ano po siguro ko sa, nung bata po, nanonood po ako YouTube. Uh-huh. Then, after a while po, nung mga grade 5, nasa school po, nagba-vlog-vlog po ako sa... Hindi ka active sa school namin. Hindi ka active sa mga school plays. Baras nga na, nagba-vlog din ako. Sa school po, would say na mas active po ako before sa sports. Pero ngayon po, medyo tumigil na po ako. So bye-bye sports na? Yes po. Hindi naman po completely bye-bye, pero I've stopped like joining varsity. Like basketball. Ganun po. Pero I do it by myself or with my friends po, ganun na lang. Do you plan to pursue college? Actually, I want to pursue law, pero the time that it takes, maybe nag-iiba po ako na, nag-iisip po ako ng iba pa since I still have a year left to think about it. Okay. Now, John and Jazzy, may nabasa ako online na your goal in showbiz is to mag-ipon. Mag-ipon for what? With your, napakabata niyo pa at yun ang naiisip niyo. Kasi po, hindi naman po natin alam like yung kung anong mangyayari, di ba po? So, parang meron kami ngayong tinatag natin, parang may source of income kami. Uh-huh. Why not use it but well, di ba? But who keeps diba? Your finances? Pero, yung mama ko po. Si and mama. You, John, sinong nagawaan sa mga finances mo? Ako lang po, pero wala pong balance. Ubus na. Naubos na kayo yung ipon. Ay, hindi mo binibigay ang parents mo? Binibigyan ko po palagi yun. And ngayon po kasi wala na talaga. Kaya humihingi ka na lang. Zero na. Humihingi ka sa kanila. Anyway, goal for what? Para lang makaipon for yourself? Ano po, hindi siya like para sa sarili lang eh. Uh-huh. Para rin po siya, 'di ba? Gaya nga po ng sabi ko kanina, para makatulong po sa ibang tao and para mayroon po kasi kung ano eh pangarap para sa family ko. Uh-huh. Na parang mayroon po akong goal sa utak ko na dapat at this age meron na akong parang pang-start ng pangarap kong bahay sa kanila, parang pangarap kong ibigay sa kanila, parang ganun po yung pinag-iipunan ko na. Na-start ko to, meron akong tinatawag kong source of income, why not give back naman din, kahit paunti-unti. So, mm-hmm. Para dun po ako nag-iipon. And para sa sarili ko rin po, syempre, if meron ng enough ipon, if kaya ko naman na i-support yung sarili ko din pag-aaral para ma-lessen na yung bigat ng mga finances ng family ko. So, di ba, parang ako na po yung magandang, kaya ko naman na, parang ganun po yung thinking ko. And Beaver, what's your goal? Ano naman join po sa akin? Showbiz. At first, I just want like, gusto ko, syempre po, gusto ko po maging successful, of course. Sa buhay po, sa ganyan, blah, 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 ganun po. Pero, I also want to use the platform na mabibigay po sa akin. To be able to help others. Kagaya nga po ni Jazzy, gusto ko pong magamit yung mabibigay po sa akin ng Panginoon natin to be able to help others. Mm-hmm. Yun po. Aside from making ipon, ano pa talaga ang gusto niyong ma-achieve in this industry sa pag-aarte? Maging Hollywood actress po. Wow! Papasin niyo ba si Jen pag Hollywood actress? Siyempre hindi po. Kasama po natin yan. Kasama po natin silang dalawa dapat ganun. Siyempre, di ba, mga ngarap ka na lang, taasan mo na. Parang kasi, kung yun po yung nasa utak mo na goal mo, so mas mag-work hard ka, mas mag-strive ka na meron akong goal. So mas gagalingan ko kasi pangarap ko yun eh. So kailangan sa present, galingan ko. Kailangan ayusin ko yung ginagawa ko para ma-achieve yung goal na yun in the future. Parang ganun po. Na-inspire ka ba kay Dolly De Leon? Of course, yes po. Grabe. Ikaw, what do you want to achieve in this industry? Ano po? Katulad po ni Tanggol. Si ano po? Batang Kiya po. Batang Kiya po. Galing po kasi gusto niya maging si Cardo. Opo, gusto po maging ganun. So, nagmag-action ka rin in the future. Galing po kasi. At saka nakaka-amaze po yun. Have you worked with him? Di pa po eh. Soon sana po. Mm-hmm.
Ikaw, what's your, you really want to achieve? Opo, I haven't thought of that exactly. Uh-huh. All I know po is I want my career to be successful. And it is also the reason po kung bakit nag-study pa din po ako kasi like just in case anything happens po, no? Meron po akong sa showbiz and meron din po ako sa studies ko, of course. Uh-huh. And yun po, I want to kind of focus on the things happening as well. I also read online that you sing, you play the guitar, you play the piano, and you compose songs. Onti lang po, especially on the piano. Okay. Lang po. And recently lang din naman po ako nag-start sa mga yan. Ah, okay. Saan mo nakuha yung musicality mo sa family side mo? At saan mo nakuha yung acting side mo? Kay mommy ba? Kay daddy? Music po, I would say both my parents kasi they both sing a lot and nag-meet po sila actually sa choir. Sa choir po sila. Pretty professionally. Hindi po professionally. Pero ako po, as a kid, wala po talaga akong talent on singing. Walang-wala po ako, especially on singing. Uh-huh. Then, recently na lang po talaga nag-develop yung voice ko to be able to sing. Before po... So, nag-voice lesson ka? Yes po. Before po talaga, pag pinakanta niyo po ako, wag na lang po. Wag mo lang. Ikaw, kumakanta ka rin daw? Kumakanta po. Magaling po kumanta yung dalawang yan. Sili ba yung original song po si wala Jassy? Wala po. Mas magaling po sila. So the three of you, kumakanta kayo? Sila lang pong dalawa. Ako sa banyo lang po. Oh, no, later ha, sample. Anyway, I just want to pursue this. You composed two songs, yung Sayang Lang. Sayang Lang, yes. And so, The Town. Ay, it's not my song po actually. Ay, hindi ba yung song? Yeah. Okay, yan. It's kind of like a song po na I sang on the karaoke. Tapos nagustuhan po ni mami. But you sang this because you want to dedicate this song to my sister. Yes po. Now you haven't seen. Well, we haven't met po because when I was born. You're still inside. Yeah, nasa tiyan pa po ako ni mami. Then siya po is angel na po siya. So ano mga types of song? I'm just curious about The Town. Can you give us a little sample of that? You all prepared. Pero I would give the meaning and just sing a little bit of the part. We can empathize with you, you know, the little sorrow you have inside in you. It's like this town po is wishing that that person was here. Mm-hmm. Na all the things that you could have done or you could have accomplished with that person. Uh-huh. Originally po, the song was for for your loved one, like GF or ganun po. Okay. Pero for me po, it was for love my sister. Love is universal anyway. Yes. For me po, it was for my sister kasi I have always thought po nung bata ako na kung nandito po kaya yung ate ko, ano po kaya yung asan po ako ngayon, anong klaseng ganun po, nakakapag-bonding po kaya kami. But you still have a sister, right? May kapatid ka pang babae? Ano po, little brother na lang po. Ah, okay. Oh. So, the lyrics would be a cappella na lang po. Okay, so, a cappella. Yung and genre follow. Waking up to kiss you when nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard, so hard. And I wish to tell you everything, the words I never got to say the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this playground. Wish I was there with you now. Yun po, it was... Wow! Pero yung Sayang Lang, is composition mo yun? Yes po. Anong gist na song na yun? Kahit huwag mo nang katahin. What's it all about? The song po is actually... Isa sayang na parang in love ka ba? Wait, yes, siguro po. Dedicated ba to a girl? Yes. Alam niya, hindi. Ay, ako po. Hindi ko po alam. Alam ni Mami. Alam po ni Mami, yes. Pero actually, the song is about like, I wouldn't exactly say romantic relationship. Okay. It's more like po, best friends. Uh-huh. Best friends po kayong dalawa. Then, after a while po, parang nagka-problem po, ganun, na hindi na po kayo nag-uusap, possibly because of something or situation, the pandemic. Pwede pong ganun. And she knows about this song. Po, alam niya na you wrote this for her. I don't
she knows the song po. I don't entirely know if she knows that it's for her. Okay. Why would you tell her? Pero yun po, the song is about two best friends na, like, the lyrics po kasi is like, hindi ka ba nanghihinayang? Kantahin mo na lang para maas ma-appreciate. Medyo ano po kasi hindi ko din po gaano ano yung lyrics since matagal ko na po hindi nakanta. Pero it's like sayang lang, like, hindi ka ba nanghihinayang sa mga pagsasama? Ganun po. So parang the time that the two of us had spent together, like wala lang po ba sa'yo yun or something like that. Ganun po yung meaning ng song. Even and the melody came from you? The melody po actually, nagpa-help po ako sa band. Na friend po ng bandang tito ko. Okay. Then yung meron po ako sa bandang dulo pong part, sinasabi po dun sa lyrics na hanggang ngayon, mahal pa rin kita. So nakikita pa rin kayo? Yes po, actually. Yeah, we're good friends. Pero I wouldn't say, wala na po like romantic anything. Okay. And you, John, ilang taong ka na realize mo you can sing? Wala po. Somebody told me na kumakanta ka. Kumakanta po yan. Yes, po. Magaling po yan. Anong favorite song po? Yeah, you can share with us. Ano po? Bread. Okay. Ano bread. Hindi, ano po kay Jassy po. Wag muna ngayon. Gantay original song po ni Jassy. Really? Yes, original song po. Nakapost po yun sa YouTube eh. Ano, kanyo? Duet? Nag-duet kayo? Opo, duet kami. Sige, duet. Pwede ko. Wala lang. So guys, let's listen to them. One, two, three, go! Pero wag muna ngayon. Dali, kantay mo na. Di pa aayon. Gusto ko'y hihanda. Baka lang mawata. Darating ang takdang panahon. Pinagtitirpan lang po niya ako. Hindi pero po, maganda po yung kanta ngayon panahon niyo po. Yes, if maririnig niyo po talaga sa YouTube, definitely. Sobrang ganda po. Arrange na. Ah, na-release? Na-release na po. Ano po siya, actually po, kasi itong dalawang to eh. So, ba't mo pinupursue yung singing ko? Ano po, kasi po, para sa akin po, mas pinofocus ko po muna ngayon yung acting career ko. Kasi po, ano lang po siya, na-open lang po talaga. Hindi po talaga ako kumakanta. Sa ano ko lang, sarili ko lang. Pero wala po talaga, hindi ko nakikita ng yung sarili ko na kumakanta talaga. So, na-open lang po siya nung ginawa po, ano, isa po siya sa OST ng movie po namin, yung Cotton the Act nga po. And yung, kasi po, pinakanta po kami doon na pang naka-base po sa character namin and sa personality din namin, yung mga songs namin. Doon lang po talaga siya totally open and hindi pa po siya nasusundan. Kasi, yun po, gusto ko po muna mag-focus sa acting career ko. Kaya, bakit mawala na yung mga vocal? Actually, yun nga po, na-ano na po siya kasi nag-voice lessons po ako nung time na yun and natigil po. Kaya, medyo nag-iiba po yung voice ko. Kasi yung voice ko po, ano po siya? Opo, yun po. Husky po yung kasi yung voice ko. And yung sa voice ko po talaga, very naiinis nga po kasi mabilis po siya mapagod. Hindi po siya ganun katas, hindi rin po siya like ganun kababa. Mabilis po siya mapagod na dumaldal lang po ako ng ano, mapapaos na po siya. Kaya hindi ko rin... Hindi ka asthmatic? Hindi naman po gaano, pero nasa lahi po namin. Okay. Kasi kaya, usually ganun kasi ang effect eh, pag may mabilis po ako hingalin talaga din, lalo po nung ano. Pero nung nag-voice lessons po ako, mas naano po siya, parang nag-widen po siya, and na-stop. So, breathing, parang bumalik po siya sa dati. Breathing exercises siya siguro. Yun po. Siguro you can compose nila a song for John and let him... Yes, why not? Magandang song si John. Siya po. John. Sample. Magaling po siya. Sige kaso na. may sakit short po lang siya eh. Opo. Okay lang yan. Kaya mo yan. Ano po nga hantayin ko? Ikaw, your favorite song na pwede mo i-dedicate mo kay Jazz. Kinakatapos sa mga video ko eh. If. Katay mo if. Huwag yun. Ano? Isip ka, isip. Ito na. Addict sa'yo. Ayusin mo. Hindi pa po niya inaayos oh. Awit sa akin. Ilang sawa na sa'king mga kwentong marato. Okay, thank you very much, John. And babe, your dad is into public, it's a public servant, right? Yes, but actually, ngayon lang po siya nag-start. Ngayon lang po, yes. So you have plans to pursue, to follow the same path with your dad? I wouldn't exactly say na I plan to run for a position, but, pero I wouldn't exactly say na
ayoko din po. Uh-huh. Kasi ayoko po, parang ayoko po magsalita ng tapos. Mm-hmm. Currently po, I'm very focused on showbiz kasi ito po talaga yung gusto ko eh. Gusto mo ah. Pero uh-huh. In any case po, if ever man po na maisip ko or something like that, mm-hmm. possible po. So kaya ayoko po magsalita ng tapos. Mm-hmm. Now, among our senior stars or accomplished performers, sino sa kanila ang gusto nyong i-pattern na yun ang yung path ng careers? John, una. As individual po, no? Oo. Sino sa mga accomplished stars natin or performers na hinahangaan mo, you idolize na you wish na i-pattern mo ang sarili mong career? Sila, ano po, una po, sila Joshua Garcia, Daniel Padilla, Joe Taide, sila po pa yung mga best actor. Why? Why sila? Arki Bagatsing, no? Mm-hmm. Ayan po. Kasi po, gagaling po nila. Ay, isa na rin pala po si Coco Martin. Mm-hmm. Si Tanggol. Si Tanggol po. Kasi po kasi nila eh. Mm-hmm. Tsaka yung mga actingan po nila, parang hirap po gayahin. Kaya siguro. Dun, tsaka sa kanila rin po kasi ako natututo. At nanonood mm-hmm. din po kasi ako lagi ng mga genre nila. Mm-hmm. Mga film nila po. And mm-hmm. then, tapos po, ayun. Minsan, ginagaya ko lang naman po sa uh-huh. Tsaka ayaw po sila, Enrique. Ako po talaga, ever since bata, ang ina-idolize ko po, si Catherine Bernardo po talaga. Kasi... So, Catherine in the making, ganun ba? ganun po yung sinasabi nila, pero yun. Kasi ako po, personally talaga, si Catherine Bernardo po talaga yung pinaka-hinahangaan ko po. And parang gusto Why ko Catherine? Po. Kasi... Bata pa lang po siya nag-start eh, di ba po? Parang yes. Sabi ko, ang haba na nung pinagdaanan, ang dami yun ang pinagdaanan sa showbiz. Mm-hmm. Pero hanggang ngayon, parang hindi siya nawala sa mm-hmm. limelight. Parang gano'n. Mm-hmm. Parang, ano, yung every project na meron siya, hindi ko po nakikita yung same character sa niya. Parang every project niya, nag-iiba talaga siya. Mm-hmm. So parang gano'n po yung gusto ko na... Parang every project na may bibigay sa akin, hindi na nila makikita yung dati ko. Versatility. Yes, napaka-versatile po niya. Sa Miss Yula Valdez, ang dami po. Mm-hmm. Ang dami rin po talaga, pero yung sa ano po talaga, si Catherine Bernardo. So parang ano po kasi niyang tao na, ang genuine niyang tao na, alam mo po, makikita mo talaga sa kanya na mahal niya yung pag-artista, yung pag-arte. Uh-huh. Kaya gusto ko po yung maging katulad nung, kung ano siya ngayon, yeah. Ganun po. How you, Bev? Ako po actually, ano eh, nung bata po kasi ako, like si Kuya Daniel po, Katniel, mm-hmm. kasi actually doon ko po unang naranasan yung kilig. Di ba? Parang, di ba? Doon ko naranasan yung kilig from watching them, ganun po eh. So si Kuya DJ po, ayan po sila po, Kuya Joshua. I haven't po, pero hopefully someday, siya po yan sa mga pangarap, sila po yung mga pangarap kong makatrabaho. Sila Kuya Joshua po, Kuya Enrique. Ganyan po sila DJ, kaya sila po talaga yung mga number one na gusto ko pong maka-work. Uh-huh. Anong pipiliin nyo? Maging isang box office hit star or a multi-awarded performer? Multi-awarded. Same with him po. Bakit? Kasi para sa akin po, parang pag multi-awarded ka, dun mo talaga masasabi sa sarili mo na may napatunayan ka sa pag-acting mo. Oh. Sa pag-acting Katula mo kasi. Katula pera. Kahit, yun po. Parang kahit, okay. Yun nga po, sa, di ba nanalo po ako ng best actress na hindi lang po siya, independent po siya. So parang, sa akin po, parang kahit wala akong pera na para i-produce yung mga bagay na gusto kong maano, mm-hmm. or wala man lang ako kahit ano. Basta alam ko sarili ko na na-awardan nila ako. So maraming nakakita ng... the way ako umarte. Parang ganun po. So, mas fulfilling po siya sa akin na hindi ko naman po gusto talaga makilalas na ano ako na dahil maganda ako, dahil ganito, ganyan. Gusto ko po makilala dahil sa way of paano ako umarte. Kasi yun po yung forte ko, yun yung passion ko. Mm-hmm. Doon ko gusto makilala and maano ng mga tao. Mm-hmm. Ma-known. Ikaw, Bel. Actually po, I haven't completely thought of it. Hindi pa po siya nag-cross sa mind ko. Uh-huh. Parang ang gusto ko lang po talaga is to become a versatile actor. Okay. Na if I was given this role, na kaya ko po siyang gampanan. Or if uh-huh. a different role po ganun. So I would say possibly both po ganun. Mm-hmm. Or something like, pero gusto ko po talaga maging versatile actor. Uh-huh. I want to experience multiple types of acting. And I want to pursue the craft po na I'm currently in. Uh-huh. Now, this is very quite sensitive question, pero you may or may not answer it. Very, very, very uso ngayon ang mga
sexy films. Kahit wag ka nang sumagot, Miss Justice, you're so young. You two guys, what if a big production will offer you, for example, like Viva Max, for example, to appear in a film na ginagawa nilang yung mga sexy, will you accept it? Opo, dakla. Di po kasi ayoko lang po din muna ngayon. At hindi ko po nakikita yung sarili ko doon. At ayaw rin po nila ako doon. Kaya sa isip-isip ko hindi pa ako po ready doon. Yan lang naman po. Ayoko po. Actually, I've been asked this po multiple times na. Really? And my answer will, I think it will remain the same. I thought your answer was gonna be ask my mom. Even if they agreed po, I feel like it would still definitely be up to me po to make that decision. Pero for me po, especially right now, ayoko po talaga. It doesn't cross my mind po. How about BL series? Would you accept one? Ako po, hindi ko pa po nakikita yung sarili ko doon. Tsaka po may iba kasi po akong gustong nangyari sa buhay ko. Kasi po gusto ko po, pang kiligilin po, tapos po pang action, ganun. Mm-hmm. Kung ano pong ginagawa nila Daniel, ganun. Kung ano pong ginagawa nila Enrique. Mm-hmm. Tapos kung anong ginagawa ni Tanggol. Mm-hmm. So may ginagawa ka naman paraan to achieve all these things? Opo. Ang dami po akong, lagi po akong gumagawa ng paraan para dito kasi gusto ko pong ma-expose yung talent ko. Mm-hmm. And you, Bev? Yun din po, actually. I don't see myself in that kind of ano po. Genre, yes. And parang ang gusto ko po, ang number one po na gusto ko i-try is actually, kagaya po nung ginagawa namin, it's like rom-coms. Ganun po talaga yung, like, gusto ko po i-try. Pero may hangganan na magiging rom-com. Yung forever, nagpapacute kaya sa pelikula. Yes po, yes po. Yun po yung reason kung bakit I also want to be a versatile actor. So at any time po na they want me to change, like, paths, pwede po. For any different genre, hindi lang BL. I wouldn't exactly say po na ayoko po talaga rin sasalita ng tapos eh. So maybe in the future mag-iba po isip ko. Pero as of right now, definitely as of right now, wala pa po talaga sa isip ko yung mga ganun. Kayong dalawa, hanggang kailan kayo pwede maging love team? Hanggat. Ano po kasi kami, yun po, gaya po kasi ni Beaver kami dalawa, ayaw po namin nagsasalita ng tapos. Mm-hmm. So hanggat gusto kami ng mga tao, gagawin namin yung bagay na to. Kasi masaya din naman po kami sa ginagawa namin. Mm-hmm. So parang, hindi po kami like other loves na nagsiset lang ng ano yung may kontrata lang talaga na ano. So kami po, hanggat ano namin, na-enjoy namin yung ginagawa namin together. Mm-hmm. Yung mga po. Frustrations na ba kayo sa industry at your young age? Ako po, sa akin, wala pa naman po talaga na ano. Kasi parang ngayon po, meron pa rin naman ako kahit papa ng freedom to do the things na ginagawa ko dati. Uh-huh. Although limited na siya kasi, 'di ba? Like limited na 'yung paglabas mo sa friends mo kasi may schedules ka palagi. Uh-huh. Pero hindi ko po siya nakikita as frustrations talaga eh kasi parehas kong gusto 'yung ginagawa ko. Like kahit nung wala ako sa showbiz or kahit ngayong nasa showbiz po ako. Uh-huh. So for paano mo natutunan 'yon sa industry, Bev? I would say po na ano, number one po would be confidence. Yes. It's definitely important to have confidence and socializing po. Kasi dahil mahihiyain nga po ako nung bata ako, hirap po ako makipag-usap, ganun. Mahihiyain po talaga ako. So I think yun po yung number one na natutunan ko dito. Uh-huh. Na yung pakikisama po, okay. Na very important po talaga yun. Uh-huh. Discipline. And definitely discipline po. Kailangan po talaga ng discipline. Disiplina sa lahat ng bagay, even kahit wala po dito sa ano. Uh-huh. In everything in life, you definitely need discipline. Kaya yung dalawa, ang natutunan niya din. Same lang po sa kanya. Uh-huh. Kasi, ano po, lalo na nagka-pandemic, di ba? Parang nas nahirapan po tayo makipag-socialize. So, uh-huh. Parang nagkaroon ng social anxiety. Pero sa path na tinatak mo, hindi pwedeng mahiyain. Yeah. Uh-huh. Hindi pwedeng, nandyan na yung camera, nakaganon ka lang. So, parang dito ka po natutunan na, in everything you do, kailangan give mo yung best mo talaga na kung kailangan mong kapalan ng sobra yung mukha mo, kakapalan mo. Now, in three words, how would you describe yourself, Rich? In three words, how would you describe yourself? Ako, masasabi ko po na independent, passionate, okay. And kind-hearted. Mm. Passionate, smart, and ano ba? Kind.
Kind. Okay. I would say energetic, optimistic, and shy. Wow, nakompleto rin. Congrats! Yeah, before we go, it's your time to invite our audience regarding your projects and your social media platforms where they can follow you. Hello guys, this is John Hendrick and Jesse and Beaver. So please do watch Roommate po every Sunday, pero tapos na po kami doon. Pero mapapanood niyo po siya sa page ni Direk Gabby Ramos. Then search niyo lang po si Direk Gabby, ang aming poging-poging director na si Direk Gabby. At panoorin niyo po ang parating na Home I Found in You namin. At kasama ko nga po pala dito si, syempre si Jesse, aking partner. And kasama ko rin po dyan sila Sir Solomon Cruz, Orlando Sol, and Diego Lorico, and Eunice, at syempre andyan din si Harvey Almoneda. So, support niyo po kami and sana hanggang dulo, dito lang kayo sa amin. Yes. Ayun na po, ulitin ko lang yung sinabi ni Hendrick na sana po isuportahan niyo at paulit-ulit yung panoorin ng aming serye na Roommate. Yun lang po, makikita niyo po siya sa page niya, Direk Gabby Ramos, nandun po siya. May playlist na po siya doon, so kung gusto niyong balik-balikan, pwedeng-pwede yun. At libreng-libre po siya. And sana po, supportahan niyo rin po ang aming movie na Home I Found in You po. Very soon na siya in cinemas nationwide. And ako po, kung gusto niyo talaga ako personally i-follow, mahanap niyo po ang aking IG, Twitter, and TikTok, all in simply underscore Jesse. Ang aking Facebook page po na Jesse, and ang aking YouTube channel na simply Jesse. Maraming salamat po. So yun po, again, I would like to promote Roommate sa page mo ni Direk Gabby Ramos, kagaya lang po ng mga sinabi nila. Pwedeng-pwede nyo po yun mahanap by searching Gabby Ramos Roommate. So panoorin nyo po sana ang episode 1 to 9. And of course po, ang Genius Teens na ipapalabas po this March sa TV platforms nyo. And of course po, sana po supportahan nyo po sa mga current activities ko na nagagana po sa ABS. Abangan nyo yun guys. I can't reveal information yet, pero abangan nyo yun guys. And of course, if you would like to follow me, I'm Ernest Beaver Magtalas or Beaver Magtalas on Facebook, YouTube, and my IG is Beaver Magtalas Official. Yun lang po. Thank you very much. Okay. On that note, thank you very much guys and good luck. Thank you so much. Thank you po. It is such an honor. And hope to see you around. Yes. At this point, we would like to thank some generous friends. To Mr. Eugene Yap, the general manager of Bayview Park Hotel Manila, the home by the bay. And to Ms. Verdi Galang of Sales and Marketing Department, and to her assistant, Shannon Sornes. And also, thank you to Fritzy of Ness Astilia Salon. He has 3 branches right now. So visit your nearest Ness Astilia Salon. And to GIA Soapmaking based in Davao, thank you very much. And to a good friend of mine, Arthur Cativo, now based in Italy, thank you for your support. Till next week, as we bring you the latest chit-chat with your favorite celebrity, only here on Click Celebrity Corner. Bye!